Mr. Peves, tanda mo ito. Nako mga kabisdak, asar na asar itong si Abalus dito po kay Kung Arnie Tevez na pinangalanan po nating The Budots King. Talagang maasar ka ho talaga dito kay Kung Arnie Tevez sa totoo lang. Epektibo eh, yung pang-iinis ni Budots King kanila Abalus at kay Buying. Sila, seryoso masyado eh, si Abalos at si Buying. Pero si Kung Arnie Tevez, dinadaan lang sa mga budots, mga palupang budots. At binabad trip ho sila eh. Yan po ang tinatawag na pag naasar ka sa isang alaskador, tiyak, natalo ka. O baka hindi lang ho doon sa budots naasar at gigil na ho itong si Abalos. Dito po kay Kung Arnie Tevez po. Baka ho, dito rin sa banat ni Budots King kay Abalos kanakaraang araw. Ito ho, pakinggan ho natin. Isa pa, Abalos, di ba? Sinabi mo, malakas pa yung kaso nyo sa akin sa Digamo case. Matagal ko nang tinanong, ano yung case number? Case number lang, hindi mo mabigay hanggang ngayon? Kung hindi nyo nabigay yun, then it means sinungaling kayo. I challenge you that. Huwag na natin lukuhin ang taong bayan. Tigilan na natin ang trial by publicity. Dapat lahat tayo nagsasabi ng katotohanan. Iyan po yung challenge ni Kung Arnie dito po kay Abalos. Na sabihin nyo yung case number kung meron ho. Kung may kaso si TV, sabihin nyo. Kaso nga ho, wala pa eh, kaya hindi mabigay. At sabi ni Kung Arnie, tigil nyo na yung mga trial by publicity na binabanat ninyo sa kanya, which is, yun po ang nakikita ng tambayan ngayon, no? Kina Buying at Abalos, Panay Priscone, na bukang bibig lagi si TV's. May posisyon lagi sila at talagang itinuturo na ho nila na si Tevez na ang mastermind kahit hindi pa ho umuusad ang kaso at hindi pa tapos. Wala nga pa hong sabina nga eh. Kaya ito, naku, gigil na di gigil si Abalus. Dito kay Kung Arnie na bad trip, natamaan. Kaya narito ho ang sagot ni Abalus kay Kung Arnie, the Budots King. Mr. Peves, tanda mo ito. Dito sa nangyayaring ito, mananaig ang katotohanan. No? Sa malahat na nangyayaring ito. Kami, inoobserbahan namin ang batas dito. No? Nagsampa kami ng kaso. Inaantay lamang namin ito. Lahat ng dapat gawin ay ginawa na natin. Siguro, lahat na nanonood ngayon, lahat na nakikinig, alam nila yung nangyari. Isang importante dito, karumal-dumal to. Dapat action na ito. And we'll make sure that justice will be done here, Mr. Tevez. Let him talk. Pabayaan mo siya. At the end of the day, the arbiter will be the people. Ayan ho, mga kabisdak, gigil na gigil. Itong si Abalus kay the Budots King Kung Arnie Tevez at sa kanyang mga sagot, wala hong nasabing kiss numbers. Kasi nga, wala pa naman eh. Talagang talo, asar po kayo dito kay Kung Arnie Tevez. Alam naman ho talaga ng taong bayan na ganyan ang nangyayari sa Digamo case. Kaso nga lang ho, yung mga humahawak ng kaso ngayon ay questionable. Yung impartiality, questionable yung kredibilidad ng mga humahawak. Dahil masyadong pinapangunahan nila yung kaso. Ayun nga kay Atty. Panilo, panay kayo nga eh. Dapat tahimik lang sana ang Department of Justice sa mga posisyon at DILJ at huwag pangunahan na dapat ipakita nila sa maraming Pilipino na hindi po bias ang kanilang investigasyon kahit sinong personalidad. Kaso may lamat na rin talaga sila eh sa kanilang posisyon eh. Dahil doon sa nangyayari kay General Bantag, nasim din ang nangyayari dito kay Kung Arnie Tevez na nahusgahan pagiging trial by publicity, pagiging bias,
Ganyan ho yung ginagawa nila kay Bantag. At it so happened na talagang masakit po sa kanilang part ngayon na itong si Kung Arnie Tibis ay palaban at inaasar sila. Binabad trip sila, sinasayawan sila ng budots. At maraming challenge si Tibis sa kanila eh. Na talagang matatamaan ka sa mga birada ni Budots King Arnie Tibis. Na tsak, pag nainis ka, pag naasar ka, talo ka dito kay The Budots King Arnie Tibis.